ito. Kayo ay aking lilisanin na sa araw ng aking pagtitiyo. Isang napakalaking karangalan para sa akin na kayo ang aking nakasama sa panahon ng aking paglilingkod. Maraming salamat sa inyong lahat. Alright! Uli, isang maganda at matiwasay na araw sa inyong lahat. Mabuhay ang ating pambansang kapulisan! Dahil ako magdadala sa kanila. Ikaw magdadala? Bakit? Sino ka ba?
Ulisinyo Inspector Jacinto Alindia. Pwede ba? Tanggalin mo nito. Lakatan ako. Bilis! Ayan ako. Ayan ako. May kinakabang ka ba? Bilis! Ito na nga kasi may lakad ka ba? Ito na. Ito na, sir. Nasaan yung sasakyan? Nasa sasakyan. May kalabang ka ba? Dahil lang pwede. Sir, salamat sa blog. Dig! Marami pa raw na. Kumuha ka lang. So, boy, meringin na muna. Uy, salamat, Colonel. Busog pa ako eh. Sabi ko na lang ito para sa anak ko. Oh, sige, magbago yung simo. May pagkain pa ron, ha? Balik muna akong bisina. Thank you, Colonel. Sige! Sana tayo? Ano nga, sir? Yung, sir, bukong nanakaw. Ah, ninakawan. Oo, nanakaw. Oo, ako rin, ha, nanakawan. Ng pansit. Sinira ko nga kanyan. Sige, sige, kainin muna, kainin muna. Ibang tubig na yan. Oh, ano, ano? Ito, sir, yun nga po, sir, naglalakad ako sa may, ano, sa may kaso ng may Maseda, tsaka corner ng Dapitan. Tapos bigla na lang may hamapin ng cellphone ko. Tumakbo yung tao, hinahabol ko ng hinahabol. Tako na! Lakabo na ka, tako na rin! Hinahabol ko ulit! Kaya ka na naman, nagkakabol ka na naman eh. Doon pala ako sa hinablot. Anong hinablot? Sabi na ulit niya ang cellphone ko! Hinablot! Kinukinuha! Sandali! Magkano ano? Yung load na nilog ko sa cellphone ko. Magkano ba? 20. 20 pesos? 20 pesos na load? Yung ginagawa natin ng police report? Eh, ang balos ko kaya ito sa price. Police mentality! Ano sila? Police mentality yan! Police mentality! Police brutality! Eto! Eto! Halika rito. 20 ka mo. Oo, oh, yan. 20. Mga nanggalang na. Umuwi ka na. 22 sila na. Chimpe. Nagpalawag ka. Okay. Oh! Alis ka na. Alis ka na. Kuno ito. O, sa'yo na yan. Madumi na yan eh. Sirain pa yung araw. 20 pesos na lo. Pat, mas mabuti na rin siguro ganitong mga kaso na pupunta sa'yo, no? Anong gusto mo? Gusto mo bang matulad dun sa mga... yung partner mo noon? Wawa na, wala, ligaw lang. Sir? Oh! Ano kaso nito? Snatcher. Makasagot na lahat yan. Mendez! Wala bahala rito, eh. Parisin mo sa jail. Yes, sir. Sumunod kayo sa akin. Eh, nakala ko ba bukas ka pa mag-report? Yes, sir. You know naman eh. I'm always ready. Ever ready. Ever ready. Sige, sa office tayo. Pag-usapan natin magiging assignment mo. Wow. Ever ready. Para ikaw lang yan, Paps. Laging handa. Kahit matanda. Gano'n na. Kalo. Naho. Ano ko yun? Ba? Ha? Ay, ako lang ang naliho. Ako ay naliho ako, ha? Paho. Ay, nangyari siya. Pwede ako, Uja. Anong nangyari siya, Day? Ay, kaya tsura mo. Ang dumi mo, nasakta ka ba? Ano nangyari? Tay, arason kung bakit ang dumis-dumis ko ay mo. Tsaka ang bantot-bantot ko ay yung buisit na pulis na yun. Sino pulis? Ano nga ba nangyari? Colonel, ito po, ikukwento ko po sa inyo. Kasi tay, ang kapal lang pagmumukha eh. As in,
sobrang yabang. Alam niyo, nasa ruro kong kayabangan niya eh. Mayabang talaga? Oo, sobra. As in, tapos ang feeling pa ha? Ang feeling. Feeling ano? Feeling pogi. Baka namang pogi talaga. Oo naman, pero siya... Feeling ka talaga eh. Tayo siya yun. Colonel siya po yun. Listen up, everybody. This is Police Senior Inspector Jacinto Halimuyac. Sir. At mula ngayon, siya na ang magiging kapartner ni SPO 3 Fernandez. Nakakumpay. Yari kang bata ka. Sana siya lang yung partner ko forever. Uy, aman pa. Fernandez. Magkano ano kayo? Magnanay. Joke lang. Okay, pero itong pulis mo, sir, eh. Sabi ni Gernel, nasa ito ang files ng komplesado. Pwede mo makita? Yes, sir. Parang napaka-formal kung tatawagin ng Fernandez. Sir, Pops ko ang tawag namin kay Sir Popoy. Anong Pops? Pops Fernandez? Hindi na kayo ikinana. Eh ano naman kung mas mataas yung rabo sa inyo? At kung dapat dalyo na? Wala yun. Dapat sa inyo, nire-respeto. Eh, parang ikaw naman ang walang galag dyan sa mga pinagsasabi mo. Tanda-tanda. Anda lang. Sorry naman. Eh, kasi naman ang pasos yung lalaki. Ayan, tignan nyo tayo. Ang dumi-dumi ko na, oh. Hoy! Mga uhuting mukhang kulubo! Kung ayaw nyo ng kulubo at sakit ng katawan, pwede pa kayong umurong! Kaya ang sarap sa paki! Kasi parang mga bulate lang na binulpuran ng asin! Kaya bago kayo maghamon, dapat inuna nyo munang magpatuli na ko sa aming tsugi na to! Kasi kung basagan lang ng mukha, anakan ng pusa, lugi kayo! Totoo na lang! Alam mo, kayo, kung gusto nyo ng pasang ulo, that is what we will give you, so... Utang na loob! Itigil nyo na yan! Pero kayo! Kayo! Mga sano ng bayan, pag tinuloy nyo pa ang inyong mga yatrisa, o kayo, kukutusan! Hoy! O, ano? Huwag kayo maayos kayo, ha? Hindi pagkat na maratans mo kayo. Aayos mo pa rin kayo. Emily, wala naman to. Nagpapalo. Saan yung last contest? Last contest? Last contest? Baka nyo. Alasun pa kayo, ha? Kasi nga, patingin ang mga dance steps. Dance steps? Parang tama ng bala to, ha? Pero kayang-kaya natin to. Isang bala ka lang. Oh, yes. It's like a bullet, you know. That hit up. Like, hit a gun. Wow! English Idol! Kaya tasang pa rin ito sa iyo, eh. Go, go, go! Si Jack. Andy, brother. Ano na yun? Umayin tayo. Dalawa muna. Just right on time. Medyo Tom Jones na ako. Tom Jones? Gutom. Gutom na kami, Jack. Tama. Dalawa muna ito nyo. Ay, direto sa akong mahitan. Ay, bongga! Bongga? Ano bongga? Bongga? Eh, itong kotse to. Kakabongga lang. Diba? Tapos gusto nung may-ari. Bukas ang maga. Tapos na. My goodness naman. Mahirap yun. Hindi na kayo. Pamayaan yan. Mahirap mo tayo. Okay, susunod kami. Sir. Alam nyo. Hindi kayong dalawa. Diba ang sabi ko sa inyo, wait muna tayo mag-jujurba ng mga backless backnet na yan. Pag dyan is yung alaga natin. Kerry! Yan! Kung ano ang mga pinagsasabi. Kayo. Ayusin nyo naman po yung career nyo. Kanina alam nyo ba?
Tito, naglalaro si Gebong. Ayun, nadapa, nasugatan. Kasi nga sobrang daming gala. Ang gala! Ako talaga, pag hindi nyo pa yan inayos, maghahanap ako ng ibang magre-renta dito. Gusto nyo yun? Gulo-gulo eh! Hey, pwede pa kaling sign? Hi, Kuya Jack. Bebeng, Bebong, mabuti pa sa babae na kayo kumain sa amin. Tara! Sige po. Oh, ayan na naman! Kasi, kala-kala. Lampang baboy. Tay, sinasabi ko sa inyo, pag pumasta pa ng ganung bumas yung halimunyak na yan, ay, puputos ako na yan eh. At wala po akong pakialam kung police senior inspector pa siya. Saan ka ba talaga mas galit? Sa askat ng ugali niya? O dahil siya nakahuli sa snatcher? Emiliana, hindi kontes ang pagpupulis. Hindi paramihan ang mga nahuhuling kriminal niya. Eh, tay, gusto ko lang naman kung may pagmalaki niyo ako. Anak, wala ka nang dapat pantunayan sa akin. Meron pa tayo. Papantunayan ko sa inyo na matutulungan ko kayo sa misyon. Huwag ka nang sumaw-saw doon, okay? Tay, laban nating dalawa yun eh. May ang father mo, Sir San Boris. Huwag niya pong papabayaan ang Kuya Jack namin sa trabaho niya. Alagaan niyo po siya, lalo na po kapag nakikipaglaban siya sa mga kriminal. Salamat po sa pagkain na nasa harap namin ngayon. At sana po, gabayan niyo po kami sa aming mission. Ma'am, mission accomplished po sana. At saka kung ano man po yung pinagdadasal ng tatay kong pae, sana po yung pagkaloob niyo po sa kanya. Yan po ang hinihiling namin. Sa ngalan ng Panginoon. Amen! Una, Paps, kain na. Abong mainit na. Ako'y nagagala at inyong naibigan. Ang munti kong handa sa habag kainan. Kaya ang aking hiling ay isa lamang. Sana kayong lahat ay mapunan. Buset na. Uy, bakit ba? Ang ulang mga ito. Sa ilang nakatapat eh. Ayan, okay. Ito, nag-dread ng prayer eh. See how this baby tastes. How is it? You are really an excellent cook, honey. I know. How about you, Kuya? Nagustuhan ba? Yeah, but mas interesado ako sa isang are you ready? Yes, I am. Introducing our latest product, Happy Kenny. See it! Papa! Ate! Kuya! Baby boy! Oh, tama-tama. Inunay na kayo. Baby boy! What's this? It's cassava cake! Yes, and with makapuno special. Yeah! Oh, anak, tanda mo namin yun na. Panalo po ang team namin! Yeah! No!
Angelo! So ngayon, sino na ang representante natin? Aasikasuhin ko po. This week, bukas. Oh! After 2 weeks, kayo mo pala aasikasuhin. Pwes, pinaalam ko sa'yo. Katatawag lang ng NHQ. Hinihingi na nila ang pangalan ng representante natin. At kailangan nila, today. Today, sir. As in, ngayon, yes, sir. Today. Ngayong araw, hahanap ako ng Pogi dito. Lari ako. Pogi, sino Pogi dito? Pogi ka ako ni Pugo. Pogi! 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 Paps, napakatagal pa rin ang kasin to eh. Patagal kayo, wala pa rin kinilig. Sir Jack. Jack na lang. Jack, kayo. Jack po. Jack po. Marami na kami impormasyon na ako nakonektado sa kasong yan. Pero ayon sa report, lahat ng impormasyon na nakuha nyo, dead end. Nagaya ng mga partners mo, lahat dead. Bibiro nangyari sa mga partners ko, Jack. Ba't sino ba yung sabi yung bibiro ako? Kinakailangan ng umusad na kasong to. Kung alam mo lang, gano'n ko kagusto masolve ang kasong niya. Eh, gusto mo pala masolve eh. Eh, bakit ko sagbagong? Pawalang galang na ako, sir, tsaka. Pero ginagawa naman mo lahat ng tatay ko. Ngayon, kung hindi kayo nangyayari, may nakuha ka na bang representative ng MPD? Yes, sir! Meet our representative for the Mr. Popu! Anong Popu? Pogi Police. Ano yun? Yung contest doon sa Ibulaga? Wow! Nanonood ka ron, ha? Halim mo yan. Ikaw ang magdadala ng bandila ng MPD. Alam mo ba ang napakalaking tulong dito sa estasyon natin yung perang mapapanalunan sa Mr. Popong yan? Pero sir, wala akong talent, sir. Hindi ka parang sir, sa mga tulad na sinabi mo, you are always ready. Ever ready! Tama na. Jack, I'm counting on you. At ikaw, Fernandez, huwag kang tatawa-tawa dyan. Ikaw ang magtuturo kay Jack. Kaya handa mo siya, i-prepare mo siya para doon sa contest. Ako, sir. Usap kayo dalawa. Sa lalaman na rin panahon, mag-insahe na kayo. Ha? Pero, sir! Sir! Pogi Police. Sir, alam mo, handa mo yung mga talent mo. Dancing. Yeah. Yes. Parang na ako din pakulong dito.
Sir, kaya-kaya mo yan. Tsaka kaya ang pagdabigay sa amin sa popo. Kaya kaya mo yan. Ganun, ganun. Ito lang gagawin mo, ha? Sulat po lahat ng sasabihin ko. Ang paggalang ko lang para sa'yo. Ako'y makisig, magalang, magiting, matapang, hanggang ipaglalang ang minamahal na bayan. Ang isang pulis na may paninindigan ang ating Diyos Ama, tsaka ang aking sandigan. Ako'y makisig, magala, magiging, matapang, handang, magkaman ang mitapang bayan. Walang kinikilingan, walang kinikilingan, mga sasang sa lipunan, hindi ko mapuruma. Yeah! 1, 2, 3, go! Kahit ang atensyon sa tupon, ito na sentro. Kanda ngayon, tuwa ka sa tupon. Pero hindi pa bakero. Akala nyo si James Reed, no? Actually, James din ako eh. James Reed Dentor Magpayo. Police Inspector from Megawaya Police District. Ako, Senior Inspector Rasito Alimuya, Police Maynila, na may pusong musila. Wala yan. We must build like the building.
elected as the president of the Philippines 7,107 and siguro 7,000 na lang si Scarborough Shoal as a China na hindi pa tayo sure. Hindi pa tayo sure. Anyway, so 7,107 islands minus 1 divided by 2 plus 1 carry over 25 to the square root of x divided by y is equals to 7,106 islands! Thank you! Thank you! Kung may superpowers ka para bumalik sa nakaraan, anong bahagi ng iyong nakaraan ang iyong babalikan? Siguro pabalikan ko yung mga panahon na nabubuhay ko yung aking ina. Kasi bago po naman tayo nanay ko, kaya may king panahon na buo ko niya kasama. Gusto ko sana balikan yung mga panahon na nainakapyaso niya po ako. At gusto ko sana sabihin sa kanya paulit-ulit kung gano'n po siya kamahal. Maraming salamat po. Thank you. Sir Jack, nung lagay na yun, hindi pa gustong sumali. Ang galing-galing ng performance mo, yung talent. Tapos ang question and answer, ano mo ang galing mo eh? Ano mo kung pwede lang talaga? Susugurin ko sila eh. Kasabihin ko, ikaw dapat yung panalo eh. Ay kasi, dapat siya yung panalo po. Ipulis nga po eh, diba? Sir Jack, ikaw pa rin ang pinaka-pogging pulis sa akin. Hello? Okay, punta ka na. Ah! In here! Informat ko. May tip daw siya para sa akin. Oh! Hindi mo pala eh! Tara, punta ka natin! Ano, Babs? Nato pa? Ano ba yun? Hang on! Ang didiliri rin daw ngayon yung namataya at yung sindikato. Saan yung gawa? Ano? Alas 3 na nga mo nangyayari ng transaksyon. Gusto niyo yung gawin ko, alas 3 na! Gusto naman natin! Gawin mo! Ano pa? Wala kang ibibilis to? Eh, mabilis pa kalesa dito eh. Matalino na eh. So, magharap ko lang kalesa. O kaya, tumakbo ko na lang kaya. Pag, saan nangyari? Pero, hindi lang tumirik eh. Di ba malaman talaga dito? Wala ko tatagbuhin ko na lang. Jack! Jack! Saan ka? Saan ka? Jack! Jack! It's all right, Andrew. I trust you. Masasamahin mo talaga si Andrew sa delivery? Valerie, ganyan talaga sa negosyo. Kailangan hands-on.
siya po ah. Biodit. O sir, wana ay biodi e hesha. Dame tsoy tsoy po to. I'll be in touch, Colonel. Let's get out of here. This is a waste of time. You mess with the wrong person. And you guys
messed with the wrong family. Sir, ba't inihayin pa maalayan ng halip na yun? Ngayon tuloy tayo pagkatawanan. Tayo pa gusto ng kasuhan. Naniniwala ka sa alibay nung Andrew Montenegro na yun? Oo nga, sir. Nandun siya para makipaglibing. Kinumpirma yun ang pamilya ni Mateo. Baka binayaran. Sir, nagdi-deliver ng droga yun. Eh, nakita ka ng droga. Pero sir, may mga priming army siya. Ito ang depensa nila. Si Andrew Montenegro ay anak ni Antonio Montenegro, isang napakayamang state developer. Noong 2015, nagkaroon ng kidnap attempt sa buhay ni Andrew. At sa pangyayari yun, namatay ang driver niya. And ever since, lagi na siyang napapalibutan ng napakaraming bodyguard. Iba yon sa private army. Pero sir, iba ho ang nakita ko. Nakipagbarilan yung mga bodyguards kay Jack eh. Pati yung Andrew na yun, di ba Jack? At hindi totoo, si Jack ang unang bumaril, sir. Sir, inagaw niya yung baril ko. Tapos tinutukan pa niya ako. Bakit hindi ninyo ko in-inform? Nalulusog pala kayo ng lalonga. Kumilos kayo ng walang motorisasyon. At ikaw, Fernandez, meron ka pa ng informal. Bakit wala doon sa dating report mo? Paano ninyong masosolve ang kasong hawak ninyo kung wala tayong koordinasyon? I'm sorry, pero kailangan i-deliver ko na ang kasong ito sa mga ibang polis na marunong sumunod sa patakaran. Sir! Halimuya, Fernandez, pwede na kayong umalis. Baka ang akala ninyo, kung hindi nakasuhan itong si Adro, wala nang problema. Dapat itinumban nyo na yung tatlong pulis na yun eh. Asyansin ako, sir. Hindi naman ulit. Sir, baka lang mas magka-problema tayo kung tinumban namin yung mga pulis. Sinasagot yung tatay ko. Naiintindihan niyo ba ako? Ha? Sagot! Yes, ma'am. Turuan ninyo ng leksyon yung tatlong pulis na yon. Lalo-lalo na yung Fernandez! Mama, let's go na. Sama ba sila, Papa? Hindi na sila sasama, anak. Come. Ay,
Mabuti na lang ako alam sa mga nangyari sa inyo, Pops, Emily. Nako, Sergeant, tingnan mo nangyari. Pops, Emily, masakit. Sige ba sa mga narinig dito? Emily, dito na rin ako. Nadumayang kita. Sir Jack, may na-sinus incarnate na Arturo na magbabantay kita, Pops. 24-7. Babantay din kami dito, Pops! Emily! Hindi namin kayo papabayaan, di ba? Oo ha. Kung gusto nila ng gera, makahanda kami rito. Wala sa kotob ko. May kinalaban dito, si Andrew Montenegro. Kaya kinakailangan natin yung bisnilaan to. Jack, 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 Jack. Pwede ba na nakasign sa kaso? Baka sumabit ka pa. Paano kung ulit-ulit to? Paano kung dami si Emmy? Salamat sa pag-aala, Sir John. Pero kasama niyo ko ni Tatay maniningil si may gawa nito. Magkama tayo na. Charlie, ano? Dadamayan pa rin ba si Emmy? Oh, kakamatayan na daw eh. Oh, text ko na lang kayo ng good luck, God bless. Love you. Siguro naman eh. Magtatanda na ngayon si Fernandez. Parang hindi pa. I will set him up again. And this time, I will make sure hindi na siya makakalabas ng gulungan. How are the other policemen? Charlie Moya. Pag nakialam siya, makakatingin din siya. Basta dapat hindi na tayo magkaroon ng problema pa dahil malapit na yung next transaction natin. Valerie, anong ginagawa mo rito? Antonio, akala ko ba ititigil mo na to? Tita, please, go home. Nangako ka sa akin dati. Valerie, you have to understand. This is not just a family business. It's a family legacy. Yun na nga eh. So, kung ibig mo sabihin, pati si Angelo matatama dito? Well, sooner or later, he will have to get involved. Ano? Andrew, Andrea, alam ko na hindi ako tunay niyong ina, pero alam niyo na mahal ko kayo. Gusto ko lang kayo ilayo sa kapahamakan. Pati ba itigil niyo na to? Magsabihan niyo ang dati niyo, tama na to. Tita, mahal din namin kayo, pero kaya mag-alala, kaya namin to. Exactly. Tita, we can handle this. Pag nalaman ni Arturo, tinatrabaho mo pa rin itong kasong ito. Mukhang masisante ka pa. Kaya, wala bahala rito. Pops, magka-partner tayo. At kahit ano pa mangyari sa kasong to, hindi kita iiwan. Alam ko malaki sindikato ang kalaban natin. Kaya umari sana, tayong dalawa na nakakaroon ng misyon na to. Para hindi sila makatunog. Pero Jack, tunogan nun ni Emily na may pinaplano tayo. Oh, bakit? Wala, Babs. Naisip ko lang si Emily. Ah, Jack! Paalala lang ha, alam mo yun ako, hindi pa nagkaka-boyfriend. Yan mga naligo naman dati, pero busted agad sa akin. Gusto ko lang kasi protektahan ko anak ko. Maraming kasi maluloko dyan. Tapos, mahal naman. Uy, ang bilis mo naman. Mahal na mahal mo agad si Emily. Jack naman, alam kong magaan ang loob ni Emily sa'yo. Maayos ka naman, mabait, maasahan. May kayabangan nga lang. Alam ko mula kayo utang na loob namin sa'yo. Pero Jack, Pops, hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang sinasabi ko, napakaswerte na Emily. Dahil nakikita ko kung gano'n mo siya kamahal. Hindi ko lang itong tatay ko. Bakit? Wala kasing kwenta tatay ko eh. Iniwan lang kami ng nanay ko. Pinabayaan. Anong pinabayaan? Wala talaga kwenta yung tatay ko yun. Alam mo, Paps,
Kapag nakita ko siya, isusumpat ko lahat sa kanya ang hirap ng dinanas namin ng nanay ko. Alam mo, Jack, naiintindihan ko nararamdaman mo eh. Dahil wala naman pala talaga makuwenta-kuwenta yung tatay mo. Ako nga eh. Hindi ko nga tunay na anak si Emily. Pero hindi ko siya kaya pabayaan at gagawin ko lahat. Hindi mo totoong anak si Emily? Oo, Jack. Anak siya ng dating partner ko, si Domingo. Mission kami nun. Sa mga palad, napatay siya. Domingo! Iiwan na rin siya ng asawa niya, kaya wala nang magulang si Evelyn. Domingo! Domingo! Kamutala ko. Sana ko. Masaya ako dyan. Nalakita ko eh. Nakapalaki ko ng maayos si Emily. Kahit hindi ko siya anak. Pero alam mo, Paps. Nakahitan. Maganda si Emily, ha? Uy. Oh, what up? Kung wala mo dadrama, tinulugan ako. Tama ba yun? Oh?
Si Jack. Si Jack nawawala akong anak. Sir Jack, huwag ko masyado. Bilisan, baka makulo ko.
sungit-sungit mo. Tapos ang tahimik mo. Para bang masyado mong dinidibdib yung trabaho. Gusto ko kasi magkaroon ng maayos na buhay. Kaya pinagbubuti ko yung trabaho ko. Dahil gusto ko, pag nagkapamilya ako, pabigla ko naman din ang kinabukasin mo magiging asawa ka na ko. Ayaw kasi maging irresponsable ka gaya ng tatay ko. Bakit? Saan bahay ba tatay mo? Sobra. Bata pa lang ako nung iniwan kami ng tatay ko. Napilitan kami umalis sa bahay na tinutuloy namin. Dahil kami ang pinupunta niya ng mga kalaban niya. Ilang araw kami nagpag-alagala sa daan. Walang makain. Buti na lang nakita kami dito nanding. Tinuluan kami. Tinatuloy sa bahay niya. Bata pa lang ako nung namatay ang nanay ko nang dahil sa sakit. Wala kasi kami pambili ng damot. Kaya lahat ng hirap na dinanas ko, ang tatay ko may kasalanan. Sir Jack naman, baka naman nagkakamali ka lang. Baka hindi mo lang talaga ganun kakilala yung tatay mo. Sabi mo nga sa mga kwento mo, bata ka pa lang nung nagkalayo na kayo. Malay mo, iba ka talaga yung pagkakilala mo sa tatay mo. Malay mo, mabuti naman pala talaga siyang tao. At kung may pagkukulang na Diyos sa'yo, sigurado ako pinagsisisihan na niya yung lahat ngayon. Ayaw mo na ba siyang makita? Ayaw mo na bang malaman kung anong nangyari sa kanya? Gusto ko siyang alapin. Pero hindi ko alam ang mararamdaman ko kapag nakita ko siya. Paps, kung sinasabi mo ng isang dekada mo nang minamanmanan ang sindikato mo, hindi kaya mismo ang tatay ni Andrew Montenegro ang leader ng sindikato? Sabi mo sa Negro. Ito ka lang. Alam niyo kung ba't sila natin. Ako na lang. Nandito ka lang! Ako bahala! Ako na lang, baka delikado! Jack! Pisa ka na nawala sa akin. Ayoko na mawala ka pa muli. Ano? Ano kasi, Jack eh? Wala. Pops, may naisip ako. Basta ako bahala. At ang parang niya kasi alam ko na kung saan siya nag-wara. Sa akin. Ito. Kailangan namin ni Pops na tulong yun. What's over there? Alam ko muna sa inyo ito. Pinoy. Sa jowa mo yata yan. Siya lang yung matalas mag-iwan ng gamit ito. My goodness! Si Mariel talaga eh. At alam ko rin po na sa inyo ang mga ito. Mga titas, those ko na ang truths. Once upon a time pa. Kaya hindi nyo na kinakailangan ang guidance ko from me. Hide ko? I-hide. Itago. Alam ko na rin ang lingwahe ninyo. Ah, dahil lagi ko kayo naririnig na chumichika ng galing bench. Tumana mo kasi. Ikaw eh. Hindi ako. Chika lang sa'yo, John. Lang ah. Nung in-adoption ka kasi namin, eight na tens kami. Ilang mga very good mga thermos, siyempre ari lang malaman yun. Kaya nga, super heightened ko kami ng true identity namin eh. Na kami yung mga Becky Bedo. Pero, sigurado ba talagang Kerry lang, Jack? Ito, Binoy. Mahal na mahal kita. Pag-isino ko man. Mahal na mahal ko kayong tatlo. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng magandang buhay. Ng tahanan. At kayo rin tumayo
na mga ina't ama ko. Kaya habang buhay ko, tatanawin ang utang na loob yun. At pinapangako ko sa inyo, napakamamahalin ko rin kayo mga mabuhay. Oh, famous ka. Binglong-bing mo.
Laki po akong nagsiselo sa tunay na pong anak. Kasi alam ko po na kahit ako yung nasa tabi niyo, siya pa rin po yung nasa isip niyo. Pero pinadama niyo naman po sa akin na mahal na mahal niyo ako. At naging mabuti po kayong ama sa akin. Yun po ang dapat na maintindihan ni Jack. Na mabuti po kayong ama. Jack, iho. Ano nang nangyayari sa'yo? Jack, may problema ba? Jack,
Anak. Tawid ko rin totoong daday ka. What? Si Pops. Si Pops? Yung kapartner mong polis? Siya ang tatay mo. Ano klaseng nga baka, Antonio? Muntik mo na naman ipahamak ang mga bata? Wala naman nangyari sa kanila. Ano ba yan? Okay lang sa'yo! Okay lang sa'yo na wala nangyari sa kanila! Na hindi sila naparel, hindi sila nahuli ng pulis, o hindi sila nakapatay. Ah, oo nga pala. Nakalimutan ko. Okay lang din para sa'yo na makapatay sila. Na wala silang respeto sa buhay ng iba. Hindi ka ba titigil? Hindi talaga ako titigil. Hanggang hindi mo rin hihinto ang kawalangyaan mo. Mama? Papa? What's wrong? Ano? Kanina siya. Mama, I just want to help you. Are you happy? Ang ginagawa mo dito? Adya. Ba't di mo pakinggan mo lang tatay mo? Napakinggan ko na lahat ang sasabihin niyan. Jack, nakikiusap ako. Ako nakikiusap sa'yo. Pwede ba tigilan mo na ako? Hindi kita titigilan hanggat di mo ko pinapakinggan. Nung mapatay yung partner ko, tatay ni Emily. Lalo kong tinutukan yung kaso. Gusto ko kasi iganti yung kaibigan ko eh. Inantin ko yung mga membro ng sindikato. Pero ginantihan nila si Neta. Ilalabas silang tumatanggap daw ako ng pera para sa protection nila na ako pumatay sa kaibigan ko. Kaya ako nakulog. Makalipas ang 2 taon, napawala sala. Hinanap ko agad kayo na nanay mo. Kinuha ko lahat. Para mahanap kayo. Tapos ka na. Huwag yung sabihin naniniwala kayo sa tao to. Nakakilala niyo nanay ko. At sinabi niya sa inyo, ang lahat na pinagdaanan niya sa taong to. Sinabi sa akin ng nanay ko na lagi nasa pangarap ang buhay namin noon. Dahil pati siya gusto patayin ng sindikato pinuprotektaan mo. Hindi ko ginawa yun, Jack. Hindi ko ginawa yun. Alam mo ba din pala hulapin kami ng sindahan? Wala kami permanent yung matiran. Hindi kami sa mga kami makakain. Mabuti na lang nakita kami nila dito nanding. Tinulungan kami. Kinupkup. Hanggang mamatay si nanay. Tila rin palaki sa akin. Inalagaan nila ako. Hindi katulad mo! Babawi ako, Jack. Babawi ako. Hindi na kailangan. Pati niya na rin. Sa'yo. Saan bigyan mo ba ako ng pagkakataon? Sana patawar mo ako. Sana nahanap ko agad kayo ng nanay mo. Sana hindi mo na ako inanap.
umaibabalik ko lang ang nakaraan siya. Umaibabalik ko lang. Kung maaari lang sana hindi kita nakilala. Wala kang kwenta. Diyos mo na gumawa ng paraan para magkita kayo. Huwag kang susuko. Sir Arturo sa office niya. Hayaan niyo tayo, sir. Right away, sir. Oh, gagawin mo ba? Opo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alam niyo bang dahil sa ginawa ninyong dalawa, maaaring malagay sa peligro ang buong departamento? Ginagamit niyo ba mga utak ninyo? Ikaw, halimuya. Hindi mo ba alam ang protocol sa ganung kaso? Sir, sumusunod naman po kami sa protocol. Oh. Sir, ginagawa lang po namin ang trabaho namin. Eh, pero binabypass ninyo ako. Sir, hindi naman kami binabypass. Pero pakiramdam namin na andito mismo sa departamento natin ang nagpuprotekta sa mga sindikato. Halimuya, gusto kong malaman mo. At sinisiguro ko sa'yo, malinis ang departamento ko. Simula sa araw na ito, suspendido kayong dalawa. Adya, ang gagawin mo. Kahit ano pang gawin natin, hindi natin masasolve ang problema ng Pilipinas sa droga. Kung mismo yung mga tiwaling polis, anong puprotekta sa mga sindikatong to? Ako na tatapos ang misyong ito.
kahit buhay ko pa kapalit ito. Pops! Paola mo ko! Paola mo ko! Pops! Dealing with you, Mr. Tang. Si Sante, at kapag gana si Sante ka, wala kang tatanggapin na kahit na anumang benepiso. Naintindihan mo? Kaya malis ka na! Thank you.
ilang buwan ka pa sa servisyo ay iba, Fernandez? Gusto mo bang ikaw ang pumalit kay buong bayan? Ikaw ang magiging bagong police protector namin. Magkano sweldo? Name your price. SSS benefits? Alam ko namang hindi ka papayag eh. Kilala ko ang track record mo. Malinis ka. At hindi ka titigil hanggat hindi kami gumuguho. Tinuruan na kita ng tensyon nun eh. Ako ang nagpakulong sa'yo. Pinaulanan ko ng bala ang bahay ng asawa mo. Ayok ka. Gusto mo bang isunod kita doon sa matalik mong kaibigan? Yung tatay ng ampon mo? Ha? Ikaw ang bumatay kay Domingo? Ha? Ah! Pagpatay sa'yo ngayon. Domingo!
Thank you.
ako. Ay, huwag kayo magsalita ng ganyan, Tay. Pero sana, bago ko mawala na. Nakatawa ko lang ang pansyado. Huwag sabihin niya, hindi ka mamamatay. Tay! 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 Pinagtatawag mo lang ako. Tayo, napatawag ka na po kayo, Tay. Tayo, huwag niyong iiwas. Pinagpatawag mo na ako talaga. Sa'yo naman pala, eh. Dahil naman ako rito. Sakit ng leg ko, ha? Aray, aray, aray. Wala ko kayo tama. Na please lang, pero tago sa puso na pinatawag mo na ako. Anak. Para sa inyo nga po pala. Nagkabalak pa, Emily.
Birthday mo naman eh. Happy birthday. Emily, ngayon, ayos na lang. Huwag na akong... Kaya natawagin mo lang din ako. Jack. Jack. Okay. Kakain na! Ang sabi ng mga tito ko, huwag daw mong maglalain ng hindi bumangin. Dapat daw magpakabait ng pangalap. Ay, nakapalay! Hindi! Nasa ko eh! Sabi ko, pang-drama ako eh! Dapat daw magpakabait para sa langit tumapit! Ikaw ang dadala? Bakit sino ko ba? Police Senior Inspector Luigi, ano pala mo? Ano? Asabihin ko ba ba yung ano, yung 20 pesos na... Bakit yung tumatawa? Siyang tanagawan ako! 20! Nandiyan na yan. Bilang pangalan ko, pangawalas.